So hi, good morning everyone. Nandito ako to discuss or tackle about vaccines. Is vaccine worth a shot? So gusto ko sanang maintindihan nyo kung paano ba gumagana yung vaccines and kung ano yung mga question nyo in mind, sana masagot dito po sa aking presentation. So sana po makinig po ang lahat at maintindihan kung ano ba talaga ang naitutulong ng bakuna sa atin. So, let's start po. So, ano ang nararamdaman mo ngayon?
kanina po ang itatakal natin is vaccine. So, ano ba yung mga pumapasok sa isip nyo pagka narinig na yung vaccine? So, yung iba natatakot na because of the dengvax siya. But, yung dengvax siya po natin is malaking-malaking issue na naka-affect po sa amin sa DOH dahil regarding vaccination. So, ngayon nandito po kami para ipa-intindi ulit and para malaman nyo kung paano talaga gumagana yung mga bakuna po natin. So, alam po namin na karamihan po sa atin ay natatakot. Specifically, dito po sa ating COVID vaccine kasi madami po tayo na papanood sa news na mga myths tungkol sa COVID vaccination. So, sana po during our lecture, maintindihan nyo kung paano ba talaga nangyayari at paano yung vaccines po is makakatulong talaga lalo na ngayon sa panahon natin na pandemic. Okay. So, karamihan po ang gusto namin itanong, bakit ba sila natatakot? So, palaging ang sagot sa amin, dengvax siya issue. Number two is, minadali daw yung paggawa ng COVID vaccines. So, yun yung mga top two na naririnig namin na reasons bakit natatakot yung tao ngayon sa vaccine natin. So, yun, maraming dahilan and iba't ibang dahilan bawat tao. Okay, at isa na rito ang kakulangan ng impormasyon ng mga katotohanang napatunayan. Kung kaya, nandito ako upang ilahad sa inyo ang mga katotohanan na napatunayan na tungkol sa COVID vaccine. Magsisimula po tayo sa pag-alam kung ano nga ba ang bakuna at paano ito gumagana. So, magpa-play po ako ng video. Sana po manood and makinig para po maintindihan natin paano nga ba gumagana yung mga vaccines. Bakuna ay gawa sa inactivo o inactivated, pinahina o weaken, o mga pinatay na kopya ng buo o piling parte ng pathogen. Malagang maunawaan na ang mga katangian ito ay iba sa orihinal na virus at hindi ito nagdudulot ng sakit. Ang pathogen na sabihin ng sakit ay maaaring isang bacteria, virus, o iba pang microorganismo. Kapag naibigay ang vaccine sa katawan, ay naguhudyat ito ng isang natural immune response kung saan gumagawa ng antibodies ang katawan sa paraan ng pagkuha ng mga piling parte ng microorganismo at pagproseso nito para hindi na siya nakakahawa, ginagaya ng isang bakuna ang mga pathogen na nakadudulot ng sakit upang ma-stimulate ang natural immune response ng katawan. Ginagaya ng bakuna ang proseso ng pagkakaroon ng sakit at pagbuo ng antibodies na hindi kasama ang mga masasamang sintomas at epekto. Ang layunin ng mga antibodies ay protektahan ang katawan natin at labanan ang mga virus o bacteria. Kapag nakagawa na ng antibodies ang katawan natin, kinukod ng ating memory cells ang microorganismo upang madali itong maalala at lumukaan ang katawan. Ngayon na alam na ng mga memory cell ang itsura ng virus, kaya nang gumawa agad-agad ng katawan natin ng antibodies kapag nahawakan tayo ng totoo, buhay, at buo ng virus. Importante ang maalala natin na malaking tulong man laban sa COVID-19 ng pagkakaroon ng vaccine, hindi ito gamot ulunan sa sakit na ito. Kahit may bakuna na, kailangan pa rin natin sundin ang mga minimum public health standards para mas mabawasan ang pagkakataong maawahan tayo ng COVID-19. Okay. So, ayun po yung video. And ano po ang mahalagang matandaan nyo doon sa video po na yon?
So, number one, tinanggal ang masasamang epekto. So, di ba po sa atin COVID-19 na sakit? Ano-ano ba yung mga nararamdaman ng patient na may COVID-19? So, nagkakaroon po sila ng lagnat, ubo, sipon. Merong iba po na nawawala ng panlasa, ng pang-amoy. So, iba-iba po, bawat tao, iba't-ibang effect ang nangyayari. So, dito po, sabi, pagka po gumagawa ng bakuna, ini-eliminate na po nila yung mga masasamang epekto para once na nabigyan po tayo ng COVID vaccine, hindi na po ganon kalala yung mangyayari sa atin. So, number two, hindi ito nakakahawa. So, doon sa number two, makikita nyo, hindi makakahawa pero binigyan ka ng COVID-19, diba? So, ibig sabihin po nun, COVID vaccine, ibig sabihin, pinahina lang siyang virus, weakened virus. Ibig sabihin po, katulad ng number one, pinag-aralan and ineliminate na lahat ng masasamang effect. Kaya once po na nabigyan kayo, hindi na po kayong mahahawa dahil alam na po nung immune response nyo kung paano lalabanan yung COVID-19 na na-detect niya na sinaksak sa inyo. Okay? So, number three, nagdudulot ng immune response upang hindi na magkasakit o kung magkakasakit man ay hindi na ito malala. Ayun. So, malinaw po ano na once po na tayo ay nabigyan ng COVID vaccine, hindi po ibig sabihin no na hindi na tayo magkakaroon ng ng COVID. Ang ibig sabihin lang po nito, nag-inject na tayo ng COVID-19 sa ating katawan. So, ngayon, ang gagawin ng immune response is makikilala niya na yung virus. So, once na tinamaan tayo ng COVID-19, maiisip na or madedetect na ng katawan natin, oh, kilala ko to ah, COVID-19 ito ah. So, gagawa na sila ng immune response na makakatulong or lalaban doon sa mismong sakit. Okay? So, hindi po ibig sabihin na once na binigyan tayo ng COVID vaccine is hindi na tayo magkaka-COVID. Malinaw po yun, ha? Ang COVID vaccine po ay hindi gamot sa ating pandemya ngayon. Ang COVID vaccine po ay makakatulong lang para i-fight natin yung transmission sa bawat tao. Okay. So, paano makakasigurado na ligtas sa mga bakuna kontra COVID-19? So, yan. Siyempre, ako man, magpapasaksak ba ako kung hindi ligtas yung vaccine na meron tayo? Okay. So, ito ay i-play ko. Pakinggan po and intindihin para maintindihan po talaga ang pandemic sa ating bansa. Kasabay ng pandemic. Ayan, sige po. Mahawa at makahawa. Isinusulong din natin ang pag-discover ng bakuna laban sa COVID-19. Noong nakaraan, aming itiniliwanag kung ano nga ba ang bakuna at paano ito gumagawa. Kung hindi nyo ba ito napapanood, maaari nyo itong i-access gamit ang alimento. Ngayong mas naiintindihan na natin kung paano gumagana ng bakuna, atin namang alamin kung ano ang proseso ng clinical trials o pag-test ng bakuna para sa COVID-19. Ang clinical trial ay medikal na pag-aaral ng isang hakbang upang makabuo ng gamot o bakuna. Sinusuri dito ang kaligtasan at bisa ng mga bakuna bago pa man ito mabigyan ng lisensya para maibenta o magamit ng karamihan. Tinitingnan sa vaccine clinical trials kung mabibigyan ng proteksyon laban sa isang sakit ang mga nabakunahan kumpara sa mga hindi nakatanggap ng bakuna at nabigyan ng placebo. May apat na stages o yugto sa pagbuo ng bakuna. Ang unang stage ay tinatawag na pre-clinical stage. Sa stage na ito, ang mga bakuna ay tinatest muna sa mga hayop gaya ng daga o para makita kung maayos ang kalalabasan nito. Kapag natapos na ang pre-clinical stage, ay dadako na tayo sa phase 1.
sa parteng ito, ibinibigay ang mga bakuna sa maliliit na grupo ng mga tao, mga 1 to 100 para masubukan ang kaligtasan ito. Sa phase 2 naman, nasa 100 to 1,000 ang bilang ng mga tao ibinibigay ng bakuna. Maliban sa pagiging efektibo ng bakuna, inaalam din ang tamang sukat o dami ng bakuna na dapat ibigay at sinisiguro na maayos ang epekto nito sa mga tao. Sinusubukan sa mga malalaking grupo ng tao ang mga bakuna sa phase 3 para makumpirma ang pagiging epektibo at ligtas nito kumpara sa iba pang gamot. Ito na ang huling yugto ng clinical trials. Habang sinasagawa ang clinical trials para sa bakuna laban sa COVID-19, mahalagang patuloy pa rin ang ating pag-iingat upang hindi mahawa at makahawa ng sakit na ito. Sundin lamang ang ating mga minimum public health standards. Isanitize lagi ang mga kamay. Magsuot ng face mask at face shield. Dumistansya ng 1 metro. At panatilihing malusog ang sarili at matibay ang resistensya upang maiwasan ang pagkakasakit. Bilang mamamayang Pilipino, patuloy lamang natin subaybayan at suportahan ang pagtuklas ng bakuna kontra COVID-19. Tulto pa ng pandemya, pag-isa sa COVID-19 vaccine drives. Okay. So, dun po sa video na yun, i-discuss kung paano at ano-ano yung pinagdaanan ng COVID vaccine na trial para po magkaroon tayo ng COVID vaccination dito sa atin and sa iba't ibang parte ng mundo para ma-end na. And sana talaga effective na ma-end na itong nangyayari sa atin na pandemya. So, ito, ano yung mga dapat na linawin ko dun sa COVID video kanina? So, number one, nasubukan na sa iba. So, kanina, diba, dun sa video diniscuss, may pinagdaan ng stages, ang pre-clinical trial, dumaan sa stages. So, ano ba yun, ano yung una? Pinag-aralan daw sa mga hayop. So, okay, titingnan nila kung paano magre-respond yung mga hayop doon sa in-inject na virus. And then after that, kung nakita na nila kung ano yung mga nangyari doon sa hayop, siguro mag-eliminate sila kung ano yung mga masasamang naging effect doon. And then, dumating na tayo sa stage 1, which is nag-try sila sa 1 to 100 na person. So, yun pong mga taong ito is meron silang consent bago po sila i-test. I-test sa kanila yung vaccine, ano? So, lahat po na yan pinagdadaanan ng mga expert. So, kailangan lahat tayo may consent. And then, lahat po na yun, pinag-aralan nila yung may existing na COVID, mayroong mga comorbidities. Ibig sabihin po ng comorbidities, mayroon silang existing illness. Kunwari, hypertension, diabetes. So, lahat na yun. Lahat ng possible na scenario. Syempre, isasama natin sa clinical trial para pagdating ng matapos yung mga trial nila, alam na nila kung ano-ano yung magiging contraindication. Okay? O, tapos sa stage 2 naman, 100 to 1,000 na tao. So, kung iisipin mo, dun sa number na binigay nila, nag-experiment na sila. And from there, nakita na nila kung ano-anong mangyayari. Parang gumagaan naman yung loob ko kasi hindi pala ako yung una na babakunahan. Lalo na, pag nanonood tayo ng news, nababalitaan din natin na hindi naman Pilipinas lang ang nagpa-pilot testing ng vaccine sa COVID. So, madami nang nauna sa atin na nagsasaksak ng COVID vaccination. Okay, tapos, yung next naman na trial, itatry na nila yon sa mga large group. So, yung mga large group, ang ibig sabihin nun, bansa-bansa na. So, hindi lang Philippines yung
yung itatry nila, ibig sabihin, before na bumaba sa atin ng vaccines, meron ng mga country na nabigyan ng vaccines. Okay, so, nililinaw ko po na itong COVID vaccine natin is hindi tayo yung unang sasaksakan. And, napanood ko din, gusto ko i-share, napanood ko din kasi sa TV na out of 200,000 na nabakunahan na dito sa Philippines, 21 yata yung nagka-side effect, pero mild na mild lang. So, nung napanood ko yon, okay, kako. Siguro, dun sa news na yon, merong mga iba na nakampante kasi out of 200,000, 21, napakaliit lang na number yung 21 versus 200,000 na naka-receive ng vaccine. So, and gusto ko din pong malaman nyo na lahat po ng vaccines ay may side effect. So, ang side effect po natin, it's either mild or moderate or severe. So, pero ito po yung pong reported na 21 na may side effect, more on mild effects lang siya, mild symptoms lang siya. So, napakababa and mild na mild. Alam naman natin na ina-expect natin pala na meron at merong magkakaroon ng side effect because kanya-kanya tayo ng panlaban. Hindi magkakamukha ang panlaban ng katawan ng bawat tao. So, iba-iba, okay? Okay, next po, iba't ibang bansa at kapwa Pilipino na ang nabakunahan at wala pa rin naiulat na masamang effect. So, ibig sabihin, katulad po ng sinasabi ko kanina, mayroon mga side effect, pero mga mild lang. Okay. So, ano-ano nga ba ang bakuna na meron tayo ngayon sa ating bansa? So, ano-ano ang meron dito sa atin sa Philippines as of March 7, 2021. So, sana po na nakakapanood tayo ng news kasi parang halos lahat inaantabayanan kung ano yung dadating sa ating vaccines. So, as of now, ang meron po tayo dito sa Philippines na vaccine, COVID-19 vaccines ay CoronaVac and AstraZeneca. So, nagtataka yung iba bakit wala yung Sinovac. Sinovac, the famous Sinovac na galing China. So, Sinovac po is the manufacturer's name. Ang kanya pong pangalan talaga ay CoronaVac. Okay? So, ang CoronaVac po, siya din yung tinatawag natin na AstraZeneca. Na Sinovac, sorry. Okay? Ayan. So, ano-ano ang mga impormasyon na meron na tayo? Okay. So, isa-isahin natin, ha? Ito. Sa ating bakuna na CoronaVac or Sinovac, meron na tayong tinatawag na emergency use authorization. So, ano ba yung emergency use authorization? Ito po yung binababa ng FDA para magamit na po ang bawat bakuna. So, kailangan pala lahat ng vaccines na gagamitin natin, meron siyang emergency use authorization. Especially, COVID vaccines. So, ayan. So, yung Sinovac daw, meron na siyang emergency use authorization from FDA, Food and Drug. Okay, so ilang doses ba ang kailangan natin pagka sinaksakan tayo ng Sinovac? So, kailangan natin ng 2 doses. And, ang age po na pwedeng bakunahan ng Sinovac ay 18 to 59 years old lamang. So, from 59, hindi pa pwede ang mga senior. Okay? So, kailangan 18 to 59 lang because ito lang yung mga napatunayan pa or mga na-research nila
na medyo okay yung response siguro, or itong age group na ito, yung mga mas nag-respond dun sa vaccines. So, sino yung mga hindi pwedeng bakunahan? So, number one, have any allergies. So, ito pong have any allergies na to, hindi lang siya specific for COVID vaccines. So, lahat po ng vaccine na tatanggapin natin, kailangan alam natin kung meron bang component yung vaccine na yon ng mga allergens na meron tayo. So, di ba yung ibang tao, meron silang allergy sa manok, sa itlog, or poultry products. So, meron vaccines na contraindicated doon. So, dito sa bakuna na Sinovac, any allergies, either foods, drugs, mga gamot, hindi po siya pwede. So, eliminated na siya agad. So, number two, have a fever. So, hindi po tayo pwede magbigay ng Sinovac if you have existing fever. Bakit po? Kasi, once po na may fever tayo, ang ating pong immune response ay mababa. Tapos, kung babakunahan tayo ng vaccines, it's either hindi niya ma-fight ng maganda yung virus na isasaksak natin. So, kaya contraindicated yung may mga lagnat. Okay? Number three, have a bleeding disorder or are on a blood thinner. So, ano ba yung blood thinner? Sila po yung mga aspirin, aspillet. Ibig sabihin ng blood thinner, pinapalabnaw yung dugo. So, madali po sila mag-bleed pagka po sila ay nagtetake ng blood thinner. Mga bleeding disorders. Ano po yung mga bleeding disorders? Example po nito is yung mga may leukemia. Yan. So, yung madadaling magkaroon ng blood clots or madaling dumugo yung ilong or whatsoever. Okay? Number four, mga immunocompromised or are on medicine that affect your immune system. So, from there, alam na natin na ang immunocompromised po is yung mga tao na mababa ang immune system. Sila yung example po nila ay yung may mga cancer. So, may mga cancer, di ba, madalas sila ay kinikimo, radiation. Sa chemotherapy po kasi, pinapatay po ng gamot na yon lahat ng good and bad na mechanism. So, if you are immunocompromised, hindi malalabanan nung katawan natin yung isasaksak na virus. So, kailangan malinaw at alam nung tao na yon kung immunocompromised siya, kasi no siya na makareceive ng vaccine talaga. Okay? Number five, are pregnant or plan to become pregnant. So, alam na natin yan. Bakit? Bakit hindi pwede sa nagdadalang tao or buntis? Because, siguro may study na pwedeng mag-cause or mag-take effect dun sa baby yung virus na isasaksak natin. Okay? Ganun din sa breastfeeding. Kasi pagka nagbe-breastfeed ka, syempre tinatransfer mo yung kung anong microorganism meron ka, diba? So, it's either pwede mo siyang matransfer sa baby, kaya no siya sa breastfeeding. Okay, number seven, have received another COVID-19 vaccines. Ayan. So, bakit? Kunwari, ikaw ay galing sa America. And the famous Pfizer nasaksak sa'yo. And then, umuwi ka dito sa Philippines and Sinovac lang ang available na vaccine natin. So, pwede daw ba na masaksakan ka ng Sinovac? Eh, meron ka ng first
first dose ng Pfizer, syempre, no po ito. Because every vaccine po ay iba-iba ng components. Ibig sabihin, hindi sila pare-pare, okay, pare-parehas pala sila na COVID vaccine, pero iba-iba sila ng paggawa kung paano lalaban yung katawan natin. So, meron kasi tayong tinatawag na inactivated vaccine and meron tayong tinatawag na weakened vaccine. So, yung weakened vaccine daw, ito yung pinapahina niya yung virus. So, yung inactivated naman, as is yun, pero hindi siya active from inactivated. So, inactivated, hindi pa siya yung aggressive type na virus. So, magkaiba siya. Kaya, no-no na mabigay yung different brand. Okay? Tapos, ito na yung sinasabi ko kanina na mga side effects. So, lahat po ng vaccine, inaasahan po natin na may side effect. Inuulit ko po yun. It's either mild, moderate, or severe. Pero, mas madalas nating na-encounter yung mga mild na side effect. Katulad, number one, injection site pain. Siyempre, tinusukan ng karayom. Anong mararamdaman mo? Masakit. Kahit kagat lang ng langgam yan, sabi nila, masakit pa rin talaga. Kasi karayom po yun eh. Number two, tiredness. Tiredness, para kang napapagod. Ganyan. Because, nag-start na pong lumaban yung katawan natin doon sa sinaksak nating virus. So, nagpo-produce na po sila ng immune response. So, tayo, physically, nakakaramdam ng para tayong napapagod. And, di ba mild lang naman yon, tolerable naman yon. And, karaniwan naman din talaga ng mga vaccines ay may mga ganyang effect. Okay? So, number three, headache. Masakit ang ulo. Bakit? Para kan lalagnatin pagka ganyan. So, kasama po yon sa ating immune response. Number four, muscle pain. Number five, chills. Number six, joint pain. Number seven, fever. Okay? Meron pong mga tao na nilalagnat and meron pong mga tao na hindi naman nilalagnat. Bakit hindi parehas? Dahil po merong isang tao na tolerable or malakas yung immune system niya pag binigay yung vaccines and meron din tayo masasaksakan na tao na mababa yung immune response during the vaccination. So, hindi capable yung body niya na labanan makilala yung sinaksak nating vaccine. So, nagre-react yung ating katawan sa pagmagitan ng fever. So, yung iba, sinasabi nila na effective yung vaccines pagka nilagnat. Kasi, alam nila na lumalaban na yung katawan natin dun sa virus na sinaksak natin. Okay? So, number 8, injection site swelling. Merong mga time na namamaga yung pinagsaksakan ng vaccine. So, number 9, injection site redness. Namumula daw yung injection site. Number 10, nausea. Nausea po is para kang nahihilo. Ganyan. Okay, number 11, feeling unwell. Number 12, swollen lymph nodes. Number 13, non-severe allergic reactions such as rash, itching, hives, or swelling of the face. Okay, ito pong mga non-severe allergic reaction, commonly, nakikita namin sila dun sa mga tao na nabakunahan na hindi alam na may allergy pala sila. Tapos nabigyan namin ng vaccines. Yung iba, merong nagiging allergic reactions. Merong mga iba nagpapantal-pantal, ganyan.
rashes, makati daw, ganyan. So, it's either meron silang allergy doon sa gamot, merong component na allergy sila doon sa gamot na hindi nila alam. So, kaya ganyan. And number 14 po, ito yung severe allergic reaction. Dito po sa severe allergic reaction, pumapasok na dito yung hirap ka ng huminga. Ganyan. So, kailangan ka nang i-transport sa hospital noon kasi alarming na yon, kasi breathing yon eh. Hindi pwede na ipag walang bahala natin yon because nakakamatay po yon. Okay? So, pero napaka-uncommon. Napaka-uncommon na dumadating itong mga instances na to. Okay? Next! Next na vaccine po natin ng COVID vaccine is AstraZeneca. AstraZeneca is made in India. Okay? So, meron din ba siyang emergency use authorization? The answer is meron. Ilang doses kailangan? Siyempre, dalawa din. And ito po, itong AstraZeneca, wala siyang age bracket na binigay. Basta 18 pataas lang. So, pwede siya sa senior citizen. Okay? Kaya yung mga senior na nakakausap po namin, mas pinipili nila ang AstraZeneca. Kaya mas okay na makita din nila kung ano yung pros and cons ng mga bawat vaccines. So, kaya namin din ito sinasabi para kayo, magkaroon din kayo ng idea para ikwento nyo sa inyong parents or grandmother, mga relative, kung ano ba yung mas okay sa kanila na ma-receive. Okay? So, dito daw sa AstraZeneca, ano-ano yung mga contraindication or mga bawal makareceive ng AstraZeneca? So, number one ulit, have allergies. Okay? Number two, fever. Meron ulit, fever. So, number three, bleeding disorder and on blood thinner. Katulad lang din ng kanina. Tapos, number four, immunocompromised or in medicine that affects your immune system, pregnant or plan to become pregnant, breastfeeding, and have received any other COVID-19 vaccine. So, kung mababasa niyo ito, tsaka yung kanina, same lang po sila. So, walang pinagkaiba, diba? Kung ano yung contraindication ng Sinovac, yun lang din ang contraindication ng AstraZeneca. Okay? Ang pinagkaiba lang nila is the age group. Okay. Then, ang side effects na pwede natin ma-encounter is injection site pain, tiredness, headache. So, kamukha lang din siya kanina, no? Muscle pain, chills, joint pain, fever, injection site swelling, ayan, etc., etc. So, na-discuss ko naman ito naman kanina. So, sana na-intindihan nyo yung regarding dun sa mga side effects. Which is, ang mild lang pala natin na na-encounter na side effect usually ay injection site pain. Ano pa ba? Yung iba sumasakit ang muscle. So, yan, muscle pain. Yung iba, nagko-complain din ng fever. So, yan. Yun yung mga mild na na-encounter namin karaniwan once na sila ay nakareceive ng any vaccine. So, hindi lang specific sa COVID vaccine ito, ha? So, any vaccines po ay may side effect. Okay? So, ang itatanong ko sa inyo ay, anong bakuna ang pinakamabisa? According dun sa kanina kong diniscuss, meron lang tayong dalawang pamimilian. It's either CoronaVax or AstraZeneca. Okay.
Ito po ang sagot dyan. Ang pinakamabisang bakuna ay ang bakunang maituturok sa'yo. Okay, so it's either CoronaVac yan or AstraZeneca. Pinakamagandang bakuna nyo pong marireceive is yung maisasaksak sa inyo. Tatanungin nyo po ako, bakit? Because ito po yung makakatulong sa inyo and sa inyong pamilya para po magkaroon ng malalang virus. So, kunwari ako, nasaksakan ako ng Sinovac or AstraZeneca. Magkakaroon at magkakaroon ako ng corona, COVID-19. But, kilala na siya ng katawan ko. So, hindi na ako malalang magkakasakit. Okay? So, hindi na din ako makakahawa kasi mild lang yung magiging sakit ko. Kasi kilala na siya ng katawan natin eh. Okay? So, and during this pandemic po, lahat po tayo talagang takot na magkaroon ng COVID-19. And kaya po rin nagkaroon tayo ng emergency use authorization ng mga vaccines para po magkaroon ng respond agad sa atin, mga tao. Paano ba natin masusupo yung pandemya? So, ito po yung naisip nilang paraan para tayo ay maging malaya na ulit. Hindi naman ibig sabihin din na nagkaroon tayo ng nag-receive tayo ng COVID vaccine ay gagaling tayo. Hindi po. COVID vaccine is not the cure. It's just the yun lang po ay ating prevention. Yun lang po ang ating prevention to transmit and acquire yun pong malalang virus na posible na makuha natin sa everyday na paglabas po natin. So, katulad po kanina, no, dun sa video na ipinalabas ko, kailangan, once na nakatanggap na din tayo ng COVID vaccine, ipapractice pa rin natin yung minimum health standard. So, hindi naman ibig sabihin talaga na once na may bakuna, mai-eliminate ang COVID-19. So, kailangan pa rin po ng participation ng lahat. So, minimum health standard, mag-hand washing tayo, alcohol, wearing of face mask, face shield, yun po is malaking tulong talaga for the prevention ng transmission ng ating virus. Okay? So, ito, sino-sino ang mga dapat mabakunahan? So, diba, dito sa atin, sa Philippines, hindi naman tayo mas immunization pa eh. Kasi, konti lang yung available na vaccine sa buong mundo. So, kailangan sa atin, dahil third world country tayo and mahirap tayong bansa, kailangan natin ng prioritization. So, number one na kailangan muna nating bakunahan para magtuloy-tuloy yung healthcare system is yung mga health workers or essential workers. So, kasama kami dito, diba? Ayan, so itong health workers, sila-sila po yung mga directly involved in catering services sa mga COVID patients natin. So, yung mga doktor, nurses, midwives, yan, yung mga barangay health workers natin na tumutulong, na kumatok sa mga bahay para mag-survey, ganyan. So, at risk sila, diba? So, yun, kasama sila doon. Number two natin is yung mga senior citizen. Number three, yung mga indigent people or indigent population. And number four po is yung uniformed personnel. So, yun. Mayroon palang prioritization, ano? Kung naririnig naman din ito sa news, kung paano i-distribute talaga ng tama yung vaccine. Ito pong mga priority group na to ay pinag-aralan din and
ipinropose ng IATF kung paano ba maganda magiging magiging effective kung paano ibigay yung COVID vaccine natin. Okay? Next. Ito pa ang mga ilan sa mga bagay na dapat nating malaman. Okay. Magpa-play ulit ako ng video and pakinggan pong mabuti. Okay? Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din ito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawala ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng infeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang infeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaari mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay mga katanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nire-recommenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governor supervisor. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals upang sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi. Kung anong bakuna
o angkop sa iyo. Kaya naman, importante seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng isang metrong layo sa iba at pag-susanitize ng inyong kamay habang nag-iputay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng isang oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na isang taon or 12 months. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maari kang makaranas ng side effects tulad ng katrangkaso. Pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala. Senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan, nakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng 2 bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1-meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng protection sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitatransport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturer at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination! Ayan. So, ang ganda ng video, no? Well explained kung paano ba. So, from there po sa video na yon, gusto kong ma-realize nyo kung
Ano ba yung importanteng magiging dulot ng vaccines po sa atin? So, sana naintindihan nyo po yung mga pinaliwanag ko kanina and nakakuha kayo ng idea kung paano ba talaga nag-work yung vaccines. So, balikan ko lang po ano kanina. Meron tayong dalawang vaccines na available dito sa Philippines. Yun nga is yung CoronaVac and AstraZeneca. Yun pong dalawa na yun, ang temperature po niya is 2 to 8. And yung Pfizer, the famous Pfizer po natin is negative 70. Siguro, hindi po kaya ng Philippines na mag-provide ng negative 70 na freezer sa atin. That's why ang pinaprioritize po sa atin na vaccines ay yung kaya lang i-handle ng bawat facility na nandito sa Philippines, which is 2 to 8 na regular temperature po ng aming ref, ng aming mga vaccines, ano? And gusto ko din pong ulit-ulitin na lahat po ng vaccines ay may side effect. So, it's either polio yan, hepatitis B vaccines, penta vaccines, flu vaccines, pneumonia vaccines, lahat po yan magkakaroon or magdadevelop ng side effect. Nasa sa atin po yun, nasa sa atin tao kung paano ba labanan ng katawan natin yung mga bakuna. So, and gusto ko din pong malaman nyo na ang mga vaccines po ay walang overdose. So, kahit paulit-ulit pala sila na ibigay sa inyo, basta tama po yung interval. Interval meaning po yung date or yung tagal ng panahon na ibibigay sa inyo yung mga bakuna na yun. Hindi po masama na makareceive tayo ng paulit-ulit na doses ng vaccines. So, gusto ko po ngayon tanungin sa inyo kung hindi ba nangyari yung Dengvaxia issue, matatakot ba tayo ngayon dito sa panahon ng pandemya na meron ng COVID vaccination? So, yun po kasi, yun ang tanong talaga ng lahat. And nang nakararami, the famous Dengvaxia issue na masyadong lumala and nakasira sa mga vaccines. Na ngayon po sa amin sa healthcare system, nahihirapan kami magpabakuna yung mga tao talaga because of that event. Pero ang gusto ko pong itanong sa inyo is kung hindi nangyari yon, kung hindi nangyari yung Dengvaxia issue na yon, magpapabakuna ka ba ngayon? So yon. Sana po sa aking lecture today ay may natutunan kayo and pwede niyong i-share sa mga family and loved ones nyo yung mga diniscuss ko po ano kanina para din malinawan sila. And kung meron po kayong questions, pwede po kayong pumunta sa mga health centers natin dito sa Gapan para po maitanong and maklarify kung ano-ano po yung mga bumabagabag sa inyo, kung bakit nagdududa kayo to receive the vaccines. So, sa atin po sa health center, nag-offer po kami ng immunization sa mga bata. Immunization from newborn hanggang less than 5 years old. Yun po ang tinatawag naming routine expanded program on immunization. So, nare-receive ng mga bata yung mga dapat nilang ma-receive na vaccines during the age na angkop dun sa vaccine na nararapat na ibigay sa kanila. So, and kung mapapansin nyo, mayroon din mga activity ang LGU and DOH
na pumupunta bahay-bahay para mass immunization or magbakuna, yun po ay mga karagdagang doses ng iba't ibang vaccines katulad ng measles, yun po yung tigdas natin, eh polio na pinapamigay para to prevent yung transmission din po talaga na tigdas and polio para po ma-end na kasi konting-konti na lang talaga ang case ng polio po natin. So kaya talagang ang DOH or the healthcare system po talagang ini-eliminate nila yung mga pwedeng i-eliminate na sakit para maging healthy or happy yung community natin. Syempre wala namang gusto na merong isa sa ipamilya nyo na hindi makalakad, diba? So ayun, madami kami ino-offer na vaccine sa health center. Pwede po kayong pumunta sa mga health center to ask or clarify things about the vaccines po. So ayun. And to end this lecture po, gusto ko kayong tanungin, is vaccine worth a shot? Sabi, ano ba? So sa inyo po, sa pagkakaintindi nyo sa aking lecture, worth ba yung shot na marireceive nyo kung sakali man po na offeran kayo ng vaccines? So yun, from there kayo na po mag-decide, and sana nakatulong po ako para po malinawan and maintindihan nyo kung paano ba gumagana yung mga different bakuna po na meron tayo ngayon. So ayun. Thank you. Tapos na po ang aking presentation. Maraming salamat po sa pakikinig. And for questions, pwede po magtanong po. Okay? So thank you po sa time na meron kayo. Salamat.